Kapuling sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuling sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawin ang daibigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ng ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na. Maari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap,
at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Akab sa karawahi at nagmamadaling nagtungo sa Israel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karawahi ng hari hanggang sa pagpasok sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinakalinga. Umuulad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ay dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay lumago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mo'y ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ani Kristo, sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y inutos sa mga tao, 'Huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman.' Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom
na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sabi po nila, kung ano daw po ang laman ng kalooban, yan daw po ang ating tunay na pagkatao. Kung ano ang laman ng kalooban, yaan ang ating tunay na pagkatao. Kung ano ang laman ng puso, yaan ang ating tunay na pagkatao. Kasi kung tutuusin naman mga kapatid, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo makitungo sa ibang tao, nababase yan kung ano ang laman ng ating kalooban. Kaya nga kung ang puso natin puno ng galit, ano ang nangyayari sa atin? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, palagi din tayong galit sa ating kapwa. Kung ang puso natin puno ng kapayapaan, marahil payapa din tayong makikitungo sa ating kapwa. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, tila binibigyang pansin ni Jesus ang kahalagahan ng kalooban at puso ng bawat isa. At sinasabi sa atin mga kapatid na ang pinakamagandang bagay na dapat pangalagaan natin ay maging malinis ang puso at kalooban. At paano ginagawang malinis ang puso at kalooban? Una sa lahat, ito ay dapat nagmumula sa kakayanan nating ibigin ang Diyos. Ang taong tunay na umiibig sa Diyos, ang puso niyan dapat malinis. Ang taong umiibig sa Diyos, ang puso niyan dapat malinis. Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung sinasabi mong ikaw ay tunay na umiibig sa Diyos, dapat ang puso mo wala nang sama ng loob. Kung ikaw ay umiibig sa Diyos, dapat ang puso mo hindi galit. Kung ikaw ay umiibig sa Diyos, dapat ang puso mo may kakayanang magpatawad. At marahil yan ang binibigyang pansin ng Panginoon sa ating ebanghelyong napakinggan. Kung tunay nating iniibig ang Diyos, kung tunay tayong nananampalataya sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat ang puso natin malinis. Dapat ang puso natin puno ng pagmamahal. Dapat ang puso natin puno ng pagpapatawad. Hindi nangangahulugan mga kapatid na sapat na sa atin na tayo ay pumapasok sa loob ng simbahan. Hindi sapat sa atin na tayo ay mag-alay, magdonasyon sa loob ng simbahan. Pero yung puso naman natin puno ng sama ng loob, puno ng galit, hindi kayang magpatawad. Baliwala ang lahat ng sakripiso kung hahayaan nating punuin ng sama ng loob at galit ang ating puso. Bagkus mga kapatid, ang pusong malinis, pusong nagmamahal, at pusong nagpapatawad ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po yung bigyan natin ng pansin. Yan po ang bigyan natin ng pagninilay sa ating mga buhay. Hayaan natin na ang puso natin maging malinis, maging handa
at magkaroon ng lugar ang Diyos sa ating mga buhay. Sa atin pong ebanghelyo, napakaganda po ng panawagan ni Jesus. Ano ang sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sino ba ang mga pariseyo? Sino ba ang mga eskriba? Sila ay mga bihasa sa salitaan ng Diyos. Sila ay kilala dahil sila ay alam nila kung ano ang utos ng Diyos. Pero ano ang kulang sa kanila? Kulang sa pagsasabuhay, kulang sa pagsasapuso, at hindi sila nagiging mabuting halimbawa para sa iba. At ano ang panawagan sa atin, mga kapatid? Kung gusto nating makapasok sa kaharian ng Diyos, huwag lang tayong magbigay pansin sa kung ano ang nakikita ng iba. Pagkos bigyan natin ng pansin ng ating puso at kaluluwa ay malinis. At kung ito ay malinis, ito ay puso at kaluluwang may pagpapatawad at may pagmamahal. Ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, hindi nakikita sa panlabas, kundi makakarating tayo sa kaharian ng Diyos kung bibigyang pansin din natin ang ating puso at kalooban na manatiling malinis, manatiling puno ng pagmamahal, at manatiling tunay na kaaya-aya sa Diyos. Mga kapatid, marami pong Kristiyano, maraming mga Katoliko na mukha lang mabait panlabas. Napakadami po niya. Maraming Kristiyano at Katoliko, kapag nakita mo, mabait, banal. Pero ang tunay na kabanalan at tunay na kabaitan, hindi lamang nakikita sa panlabas na kaanyuan, kundi ang tunay na kabanalan at tunay na kabaitan, tunay na makikita sa kalooban. Sa kalooban na malinis, sa kalooban na puno ng pagmamahal. Kaya hayaan natin, mga kapatid, na sa misang ito, sa araw na ito, tingnan natin ang ating mga puso. Tingnan natin ang ating mga kalooban. Ito ba'y malinis? Ito ba'y kaaya-aya? At ito ba'y tunay na nagbibigay papuri sa Diyos? Dahil ang kalooban, nakikita sa ating pakikitungo sa kapwa. Punuin po natin ang ating mga puso ng pag-ibig na at kalinisan mula sa Diyos. At ito'y makikita sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapaghatid sa sanlibutan ng kaligayahan ng pakikipagkasundo, tayong mga nakaranas ng kanyang pagpapatawad. Ang ating panalangin, Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang simbahan naway maging tunay na sakramento sa sandaigdigan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Iyong mga taong sumumpang manungkulan para itaguyod ng matuwid ang katarungan at kalayaang pantao, naway hindi magparatang at maghimagsik at sa halip ay kilalanin at supilin ang kasalanan ng kanilang sariling mga puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa na nagkalayo at naging malayo ang kalooban sa isa't isa, naway matutong magpatawad, umunawa at kalugdang muli ang isa't isa.
manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Tayo naway hilumin sa ating pagmamataas at maging mapagkumbaba na tanggapin ang ating pagkukulang at pagkakamali para mamuhay tayo ng mapayapa na kapiling ang ating kapwa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ang mga pumanaw naway mabuhay sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming daluyan ng iyong kapayapaan. Ama naming nasa langit, ilayo mo kami sa katigasan ng puso at ipaubaya mo na lagi kaming maging handang lumapit sa pakikipagkasundo at hilumin ng anumang uri ng pagkakahiwalay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo ng kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagtupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Trust my life to your care. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your word, show me your way, for you are light. Alone can be no wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, fill me with your grace, grant what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. At ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Binyagang Bayan 2024. Sa darating po na June 22, 2024, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari rin po kayo mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala po o pagpapalista ay sa June 18, 2004, araw po ng Martes. Ang lahat po ay inaanyaya sa ating pagsisimula na ating misa nobenaryo para po sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ito po ay magsisimula ng June 16 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula po ng pagdarasal ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga. June 24, Lunes, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 po ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo po ng Manila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin po sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na paikinabang ay dumadalangin sa pagubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen.
At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisab ng aming maligtasan. Nasa Madre Jesus Nazareno, inaangkan Jesu Padre Jesus Nazareno, iluwalhat ka namin. Jesu Padre Jesus Nazareno, inarangkan ka namin. O Madre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.